Hello. Update po natin kayo sa ating mais na day calv 8282. 85 days na po siya. Talagang pag kwanto, fully grown na po siya talaga. Ang lalaki po ng bunga. Dati ang akala ko dito, hindi lalaki ng ganito yung kanyang mga bunga. Tingnan nyo, halos lumabas yung kwan. Yung cubs niya. Yan o, talagang kwan. Dito sa loob po ito. 1 week matapos natin ito mapatubigan, basang-basa pa dito. Pero bibigyan pa natin ito ng last na patubig para mas lalong maging siksik yung kanyang bunga at mabigat para may epekto ng lubos yung ating nilagay na heavyweight tandem. 3 times po natin itong nilagyan ng 3K fertilizer at iba pa yung naging epekto nito. Talagang magaganda, malalaki yung kanyang bunga. Matataas, tingnan nyo. Eye level natin ang taas ng bunga. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the smart learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. At siya nga pala sa mga nagtatanong tungkol sa pag-abono ng mais. Merong iba sa inyo na kwan, na ginagawa yung top dress. Ang top dress po ay ginagamit sa palay. Yung top dress po kasi parang isinasaboy sa tuktok ng palayan. Pero yung mga iba nating mga taga-subaybay, nagtatanim ng mais, ginagamit din po yung top dress sa pag-abono ng mais, which is hindi po maganda. Though nakita nila na yung iba maganda yung epekto, siguro nakachamba, pero sa atin, hindi po natin may re-recommend yung top dress. Ang ginagamit po natin dito palaging side dress. Ang side dress po kasi ay siguradong nasa tabi ng puno ng mais yung ilalagay nating abono. Ito makita nyo talagang maging dito sa talagang napakakapal na bahagi, malalaki at magaganda po yung bunga. Ang top dress po kasi ay sinasaboy maging sa mga parting walang tanim ay nalalagyan po ng abono. At ang hindi maganda doon ay hindi napupuruhan yung tanim na mais kapag top dress po siya. Hindi kagaya ng kapag side dress yung mais ay sa tabi ng mais mismo nalalagay yung abono. Ito, papasukin po natin yung one para makita po ninyo yung ating mais dito sa kaloob-looban. Nandito po tayo sa may kanal mismo. At hindi na po tayo sa papasok sa mga gitna-gitna ng mais na yan kasi talagang makati. At kita po natin na talagang malalaki yung bunga maski sa loob. So kapag lumusot po tayo dito na talagang siksik na siksik, ang daming mga bunga, yan o, talagang tabi-tabi. Siguradong malaking ani po ito na hindi bababa sa pag-isa-isang tara, hindi bababa sa 10 tons yung ating anihin. Malalaki po, talagang siksik na siksik.
Iba po talaga yung nalagyan ng abono at nilagyan natin ng 3 kina 3 times ang lulusog. Dahil sa heavyweight, sigurado na talagang mabibigat na naman ito. So yung mga kaibigan po natin na magsasaka na gumagamit ng style na top dress sa ibang area, like for example yung Cagayan Valley, ginagamit po nila yon dahil matataas talagang yung kanilang area ay mahirap magabono. Pero dito sa lowland, I recommend na huwag niyo pong gamitin yung style na yung top dress. Mas maganda na i-side dress niyo po siya para mas magaganda yung inyong mais. Sayang po yung effort ninyo, yung time, yung paghihintay, yung puhunan ninyo kapag hindi nyo ginawa ng mabuti yung ating mga recommendation. Marami po tayong mga nanonood na binabasa, tinitingnan yung ating guide, pero yung pa rin mga gusto nila yung nasusunod. Kagaya ng hindi po tayo nagbabasal. Kung bakit po? Dahil yung basal, hindi naman parang palay yung mais na lahat ng parte halos natatamnan, isang dangkal lang yung pagitan. Eto, napakaluluwang yung pagitan, no? So kapag nagbasal ka, sayang yung mga hindi maabot ng roots or ng ugat ng mais. Kaya I don't recommend basal application of fertilizer in corn. So ang basal pwede sa palay at sa iba pa kung kayo kan. At kadalasan ang binabasal ay yung mga organic fertilizer kasi matagal yung epekto noon at hindi sayang. So dito sa mais, kapag mga inorganic fertilizer yung mga ginagamit nyo, I don't recommend basal. Kaya mas maganda magtanim muna kayo tapos abunuhan na po ninyo. Total, pagkatanim, alam na po natin kung saan siya titirayan, saan siya lalagyan ng abono. Hindi kagaya ng basal, wala ka pang abonohan ng mga tanim. Ito po, makikita nyo sa labas, malalaki yung kanyang bunga. At maging sa loob na aking pinakita sa inyo, talagang malalaki. So, yung pag-fertilize na top dress, hindi po yon applicable sa mais. Side dress po sa mais. Para mas pakinabangan nung tanim yung ating ilalagay na abono. So, sa top dress kasi hagis-hagis lang eh. Kagaya sa kabila, ganun ang ginawa nila. Kaya mapayat yung kanilang mga mais. Payat, hindi maganda yung kanilang mga bunga. Pero dito talagang stricto ako. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng parang pasa komplemento lang. Or para masabing nag-abono lang. Eh, ganun na lang. Hindi. Sayang yung panahon. Sayang yung oras. Yung ginawa nating effort dito pag ganun lang. So, sa mga gumagaya ng ating style, huwag po kayong magbasal. Huwag po kayong mag-top dress. Side dress lang po. At taon po ninyo. Limbawa, pag kayo mag-abo, no, dapat sundan na rin ng patubig para kwan. At yung mga ipinapakita niyong mga abnormal na picture ng mga tanim ninyo, gumamit po kayo ng ating kwan, ANAA, kasi yung ANAA growth hormone po siya, kinokorek niya po yung kung ano man yung abnormality na lalabas sa halaman. Ito yung decalb kwan po dito, yung normal, parang normal sa decalb yung lumalabas ng mushroom na sa bunga, pero ito bihira kung makakita nito, pero sa iba marami dito nakakita na ako minsan yung isang video ko na meron ako nakita, pero dito mahirap hanapin yon. Nakaserte lang ako na nakita yon dati, pero dito naghahanap ulit ako ng mushroom, wala. Pero sa ibang mga taniman maraming pong ganun. Dahil sa ganang sinabi ko, pag hindi kayo gumagamit ng mga nutrients, additional nutrients, gaya ng ANAA, Power Grower, itong napaka-epektibo talaga yung 3K fertilizer. Hindi lang sa halaman, pati sa lupa, kinokorek po niya. Kaya magaganda po yung ating tanim.
So ipagpatuloy nyo lang po yung kwan na pagsubaybay sa ating mga video. Patuloy tayong sumasagot ng mga tanong, patuloy tayong nagbibigay ng karagdagang kaalaman, at aralin nyo pong mabuti yung ating mga sinasabi para maging maganda po ang inyong farming. Ito po yung sa labas, oh. Ang talagang ang lalaki ng bunga. Talagang itong mga to, mga primera klase na itong mga to. Halos ganito din yung mga nasa loob. Kaya 4 times na yung patubig nito. Pero bibigyan pa natin ng isa. Siguro sa 95 or 100 days patutubigan natin siya ulit para mayroon siyang pabaon. Talagang mabigat yung butil nito kapag siya ay aanihin. Hindi na natin ito idra-dry busal. Ito ay pagkatapos matreasure, benta na kagad at magtatanim po tayo ulit. Para in March, sana makapagtanim tayo para exacto July, aani ulit po tayo. So, ganun po yung style ng ating gagamitin. May mga bumibitak sa loob, oh. Ito, kagaya ito. Pangatlo ko na itong nakita. Yan. Talagang iba yung ano, pag marami siyang nutrients, talagang bumibitak po yan. Yung 86410, nakita ko talagang bumibitak sa dulo. Ito, halos bibitak sa dulo. Pero yung pupunta kayong sa ibang maisan, makikita mo talagang mahaba yung ganito niya. Ganito, pero ito talagang halos pumutok siya. Oh. Ganyan ang mangyayari sa bunga ng mais kapag kargado at marami siyang mga nutrients. So, tuloy lang po kayo sa pagsubaybay sa ating mga video. Marami pa po tayong mga isi-share. So, ulitin ko, hindi po natin inire-recommend yung top dress at hindi po natin inire-recommend yung basal na pag-aabono. Sundan nyo po yung ating guide kung gusto nyong dumami at lumaki ang inyong ani. Maraming salamat po. God bless.